Hi guys, good evening. Heto na naman ako guys, no? Meron akong importanteng topic na isi-share sa inyo kasi alam ko na marami pa rin ang nagbabalak o kaya nangangarap na magkaroon ng sariling kuryente. So ngayon, ito yung pag-uusapan natin kasi dati-rati hindi ko naman ito iniisip kasi nga sabi ng tatay ko, okay na lang na nakakonek ako sa kanila guys kasi sobrang lapit naman yung bahay ko sa bahay nila. Kaso nga lang ay mas maganda pa rin guys, no? Napag-isip-isip ko na mas maganda pa rin pag meron tayong sariling kuryente, di ba? Meron tayong sariling kontador, no? Na hindi po tayo nakikikonek, no? Sa ibang tao o kaya sa mga kamag-anak natin. So ngayon is ito na yung pag-uusapan natin. Kasi noon sobrang mura lang, no? Napakamura talaga yung pagpapakabit ng kuryente. Pero sa ngayon ay napakamahal na guys. So ang advice ko sa inyo is kung meron kayong balak na magkaroon ng sariling kontador, no? O ay magpapakabit ng kuryente, ay mas maganda yung hindi pa konkreto yung bahay ninyo kasi madali lang yung proseso. Pero pag konkreto na kasi yung bahay ninyo guys, ang dami nilang hinahanap, no? Kailangan pa ang building permit, kailangan pa yung titulo ng lupa na pinagtirikan ng bahay mo, kailangan pa yung bayaran yung amilyar ng lupa, tsaka mga iba pa guys, sobrang dami, at tsaka magsiseminar ka pa. So ngayon, ito yung may advice ko sa mga wala pang sariling kontador na kagaya ko noon, no? At ito is habang hindi pa konkreto yung mga bahay ninyo, ay magpapakabit na kayo guys. Yun na yung uunahin ninyo. Let's say magpapatayo pa lang kayo ng bahay, no? Yun na yung uunahin ninyo na planuhin, no? Kasi nga ay sobra talagang mahal ang kuryente, ang pagpapakabit ng kuryente. So ngayon is magkano ang binayaran ko sa pagpapakabit ng kuryente pati na rin sa mga materyales na kakailanganin. So alam niyo kasi dati lang ako nakakonek sa bahay ni nanay, no? Kasi magkatabi lang naman talaga yung bahay namin. Parang alam mo yung kusina, ganun lang kalapit. Kasi nandito ako sa merong sa harapan ng sa harapan, tapos nandun lang sila sa aking likuran. So talagang magkalapit na magkalapit lang kami guys, no? At eto nga, no? Iisa lang yung kontador namin, no? Si nanay, ang ginagamit lang nila is yung television, tapos tatlong electric fan, at saka ilaw. 1, 2, 3, 4, 5 ilaw ang ginagamit nila guys, no? Ngayon is, ako naman is isang freezer, isang ref, no? Isang ref, tapos meron akong 1, 2, 3, 5 ilaw. Tapos gumagamit din kami ng washing machine. So ang binabayaran namin guys is umaabot pa ng 3,600. Kasi ang freezer ko kasi sa gabi lang siya sinasaksak. Pero sa araw, yung ref ko naman ang sinasaksak. Kasi yung freezer ay doon ko nilalagay yung mga paninda kong mga karne, mga isda, basta yung mga frozen foods, at saka gumagawa kami ng ice. So sinasaksak namin yan sa gabi. Pero sa tanghali is yung ref lang kasi pinagpapalamigan namin ng soft drinks, no? Para sa paninda ko. Tapos merong aircon sa bahay ni nanay. Kaso nga lang, hindi masyadong ginagamit. So, nagbabayad kami ng 3,600 to 3,100. Basta ganun guys, no?
Pero nung ano, nung may mga time na umabot pa ng 4,000 plus, no? Kasi may dumating yung time noon na parang ang laki ng binabayaran natin sa kuryente, di ba? So ngayon ay medyo magulo para sa amin, no? Kasi hindi namin alam kung magkano ba talaga yung nakukonsumo namin. Although na sinabi ng tatay ko na okay lang na nakakonect na ako sa kanila, kaso nga lang iniisip ko, guys, no, ay parang sobrang magulo. Para alam ko naman kung magkano talaga yung kinukonsumo ko. So, nag-isip ako, nagplano ako na magpapakabit na lang ako ng sarili kong kuryente. Ayan. O kaya ay magkakaroon ako ng sarili kong kontador. At sa awa naman ng Diyos ay talagang nagawan ko yan ng paraan, guys. Sa pamamagitan ng mga kinikita ko dito sa aking tindahan. At yun nga yung ginamit ko para magkaroon ako ng sariling kuryente. So, magkano ang binayaran ko? Yun talaga yung tanong. Kung noon, parang 2,000, parang 3,000, ganun lang yung pagpapakabit noon ng kuryente. Tsaka mas mura pa. Pero sa ngayon, sobrang napakamahal na, guys. Alam niyo, ang nagastos ko na lang, no, sa materyales is inabot pa ako ng 13,500, no. Materyales lang yun, guys, no. Yung switch, yung saksakan, tapos kung ano-ano pa, hindi ko alam kung ano yung mga nabili ko kasi wala na sa akin yung listahan, basta umabot ng 13,500. Depende rin kung kung ilan yung gusto ninyong outlet, no, gusto ninyong o ilan yung ilaw ninyo, ganun. So, depende rin sa inyo. Pero para sa akin, no, including na yung breaker, no, ay umasas ako ng 13,500. At syempre, nagpa-wirings pa ako, guys, no. Yung nag-ayos, no, sa mga saksakan, mga ganun-ganun, nag-ayos. Nag-bayad pa ako ng 6,000. So, 13,500 plus 6,000 is inaabot na ng 19,500. Diba? So yun, guys, ha, wala pa yung binayaran ko sa babayaran ko sa opisina ng kagel ko, di ba? So ngayon ay nagbayad pa ako ng another 5,000. So magkano na yung binayaran ko? Di ba, ang laki? 13,500, 6,000 at saka 5,000, no? Ang kagandahan nga lang dito sa akin, no, ay ano siya, hindi na ako nakipag-seminar kasi iba kasi yung case ko, guys, no. Sobrang lapit kasi yung bahay ko sa bahay ni nanay, no. So ang ginawa na lang is parang number one kinananay, parang ginawa lang na number two sa akin. So hindi ko na kinakailang nag-seminar pa, guys, no. Pero sa kapatid ko, no, na talagang dumaan sa lahat ng proseso, ay inabot pa siya ng more than 30,000 ang kanyang nagastos sa pagpapakabit ng kanyang kuryente. Pero sa akin, mas mura lang kasi magkalapit lang kasi kami kina nanay. So, parang ginawa lang na number two yung sa akin. So, sa mga nagbabalak ng gustong magkaroon ng sariling kontador ang magpapakabit ng kuryente, ito ay yung bang share ko lang upang sa ganoon ay alam ninyo kung magkano yung babayaran ninyo dito sa amin. Yun, ewan ko lang doon sa inyo, guys, pero yun talaga yung total ng binayaran ko, guys, no. Umaabot ng less down ko kay paabot ng 25,000 ang binayaran ko sa pagpapakabit ng aking kuryente o kaya pagkakaroon ng sarili kong kontador. So I hope na magkaroon kayo ng parang estimation, no, kung sakali mang mayroong nagbabalak na magpakabit ng kuryente, no, at yung bang para maihanda rin ninyo, alam ninyo
kung magkano yung amount na ihahanda ninyo, guys. Kasi mas nakakabuti na meron po tayong sariling kontador o ay meron tayong yung meron tayong sarili. Kasi ngayon ay hinuhuli talaga yung nakiki-jumper lang, no, sa mga kapitbahay o kay sa mga kamag-anak. So yun lang yung share ko sa inyo, and I hope na meron na kayong estimation, no, kung sakali mang gusto niyo magkaroon ng sariling kontador. Ayan, guys, no. Good night. Maraming salamat sa lagi ninyong suporta sa aking channel. Pasensya na kayo. Bihira lang talaga ako nag-upload ng video. Pagka lang hindi ako masyadong pagod. Pero pag pagod ako, guys, no, bilang isang single mother, ayan, ay syempre sa atin na lahat na kalaan, no, nagiging tatay na tayo, nagiging nanay pa tayo, at saka sa lahat ng trabaho dito sa loob ng bahay, magluto, maglaba, maglinis, magnegosyo, syempre lahat-lahat na, guys, mag-alaga ng anak. So yun na, nakaatang sa ating lahat. So bihira ako kung minsan na nakakapag-upload, kasi marami talaga akong ginagawa, guys, no. Lalong-lalo na ngayon, nagpapaayos ako ng aking bahay. Thank you so much, and God bless po sa ating lahat. Bye-bye!